Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magre-review tayo ng nabili ko sa Shopee na isang cycling eyeglass or sunglasses. Ganyan, dahil binilan nila ako ng bike recently and nahook naman ako dito, and naging problema ko kapag nagbabike na medyo malayo is palagi akong napupuwing. Kaya bumili ako sa shop na ito ng very affordable na glass at re-review natin ang quality nito, ang fit, at yung pinaka-importante, yung presyo niya. So, stay tuned, okay? Okay, so again, start tayo sa quality ng ating sunglasses. So, makikita nyo, napaka-plastic ng quality nito dahil sa price niya na rin na medyo mura. So, hindi na ako nag-expect na magandang quality, and nabit naman niya yung standard ko. Yung problema nga lang sa kulay na napili ko is para sa akin, parang napakahalatang plastic niya na malutong. Or kayo, ano ba sa tingin nyo? Okay lang ba yung kulay niya? Pero para sa akin, mapagtsatsagaan ko na rin siya. And sa side, ganyan din. Plastic na plastic yung gawa niya overall. So, hindi ko pa natatry kung paano yung experience ito kapag nagbike na ako sa labas. Pero, paka-include ko rin this sa video nito, okay? So, ayan yung tsura niya. Ayan yung sabitan niya sa tenga natin. Kapag binuksan natin. So, makikita nyo, plastic na plastic yung nasa dulo niya. Ayan. Kung saan yung nagpo-fold na part. And hindi ko rin masasabi na pwede natin siyang i-bend ng sobra dahil baka nga babali siya dahil sa pagiging plastic niya. And para maging comfortable sa nose, meron siyang rubber sa ating nose na sasalo sa ating ilong kahit medyo maliit yung ilong natin. So, ayan siya. So, sa pag-fit naman dito, yung naging problema ko lang is actually hindi naman siya napakalaking issue. Pero tumatama yung eyelashes ko or yung pilik mata ko sa salamin dahil hindi katangusan yung ating ilong. Kaya masyado siyang malapit sa ating mata. Pero di naman siya nakakairita. Naramdaman ko lang na tumatama siya sa ating eyelashes. So gaya nga ng sabi ko, kapag nag-rides na tayo uli na malayuan at pinagpapawisan na, doon natin masasabi kung komportable nga ba talagang gamitin itong sunglasses na to. So ngayon naman, unahin na natin yung price niya at kung saan siya po siya nabili. Okay, ihuli na lang natin yung part na fit dahil sa outdoor natin yun i-video or while actual natin ginagamit. Okay, so yung name ng shop ay ito. Lagay ko na lang dito sa video and pati yung price niya. Okay, and additional nga pala dito guys is marami siyang variations na pwede nyo pagpilian. Nagkataon lang na nag-expect ako na mas dark blue kung akala kong darating sa akin, pero ganito pala yung blue niya, hindi na rin masama. Pwede nyo na rin siyang ipang regalo dahil mura lang siya. Pero anyway, kung itatanong lang naman kung komportable ba siyang isuot or yung sukat niya sa mukha ko or sa sukat ng head ng isang adult, masasabi naman natin na okay siya and hindi na siya nalalaglag sa mukha ko dahil sinuot ko na rin siya nung natanggap ko siya. So yun lang. So ito guys, gamit ko na yung salamin and okay naman siyang gamitin, and hindi siya nakakas sa gabal. Ngayon nagbabike ako sa Clark. Pumunta akong San Fernando, Pampanga. So yun lang muna, update mo. So overall, okay yung quality ng salamin natin. And nakakapagod dahil 1 PM ngayon. Sagsagan talaga ng init. So ayan, punta tayo sa Clark. So yun lang muna guys. So, huwag niyong kalimutan mag-subscribe para maging updated kayo sa next upload natin, okay? So, yun lang for this video and thank you very much for watching.